Maraming netizens ang tila na bahala sa kapansin-pansin na pangangayayat daw ni Jenica Garcia. Sobrang payat na nga daw nito at hindi na healthy tingnan. Kahit sa mga TikTok videos na ibinabahagi ni Jenica ay mababasa ang maraming komento na pinupo na ang kanyang pagiging underweight. Haka-haka ng mga netizens bukod sa pagiging hands-on mom nito sa kanyang dalawang anak, pumayat si Jenica dahil sa labis na stress na dulot ng kanyang pinagdaanang problema. Kamakailan lang ay inamin ni Jenica na hiwalay na sila ng asawa nitong si Alwin Oitinko. At para hindi na mag-alala ang mga netizens ay isang mensahe ang ibinahagi nito sa IG kaugnay sa kanyang timbang. Ayon pa kay Jenica ay wala naman daw dapat ipag-alala dahil wala naman siyang health problem. Talagang maliit lang daw ang frame ng kanyang katawan kaya hindi siya tumataba. Sa katunayan pati daddy niya ay nag-alala din kaya pinatingin din siya sa doktor. Pero normal naman daw ang lahat. Narito ang buong post ni Jenica. Weight concern. I understand your worry about my weight. My father became worried about it too, so he brought me to the hospital last April to get an overall checkup and results were all normal. My ninay and I discovered that my heart is smaller than how it should be when I was only 7 years old. That is why it is not unusual for me to faint or collapse when feeling an extreme emotion, or crying, excitement, but again, other than that, everything is normal. Here's a photo of myself with Jeans Ortaleza and Cherie Solomon from year 2009. As you can see, mukha kaming tatlong kawayan. Kawayan pa rin po kami ngayon. Jeans has 2 kids just like myself, while Cherie has 3, and yet we all still have the same body frame. I am not underweight. I do not exercise or follow a diet, either to be in the body shape that I am in. Last time I exercised, hindi pa po ako nanay. May kain tayo post or I shared a photo of my meal before. Hindi po konti yun. Yun ang pagkain ng lahat ng tao dito sa Las Hermanas. Hindi lang ako nakaplato kaya mukhang konti, but that is 1 cup of rice with 2 chicken parts. The production feeds as well. Kumukha po akong may abs, baka shadow lang po yun, till magpapaturo pa lang ako kay at Faith Da Silva. Kung anong exercise pwede kong gawin. August ko pa po sisimulan dahil catching up po ako with schoolwork plus quality time with my children before I enter the bubble for taping on July 28 again. Kaya di ko po magawa ng oras ang pag-ehersisyo. I should, however, eat more vegetables because I binge on food that is high in cholesterol, lalo pag sweldo. Ox brain, bone marrow, probin, buttered crabs and shrimp. Yan mga paborito kong pagkain. Kailangan talaga mag-exercise kahit po payat, not for weight loss, but to live longer at makasabay sa mga physical activities ng ating mga anak. Thank you for all your concern. Sadyang dumadami lang po yung nag-alala, kaya naisipan ko pong ipaliwanag para isahan na lang. Salamat po. Kayo mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba sobrang payat na ni Jenica? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!